wala kayo nakitang iPhone box na ginaganito, ito, pwede nyo ganyan-ganyan na ito. Kumusta mga katektitos? Ako si Tito Edric. Tito Ren. Tito Kyle. At kami ang... Tektitos! Mga katektitos, ngayong araw na to, ang re-review natin ay isang smartphone na napakamura. Itong phone na to, magkano nga dito? 1,300 pesos only. 1,300 pesos only? Hindi ako makapaniwala. Napakamura! Ito yung Taki Y35 Pro. So, i-discuss mo nga quick lang, Tito Edric, yung features na nandyan. So, ito, babasahin natin kung nasa box. Siyempre, kung ano yung nasa packaging, yun ang binibenta nila mga features, di ba? So, simula tayo dito sa likod, no? Nakalagay dito, 5.58 inches, touch QHD. Touchscreen, HD screen, wow. Front facing camera, 5 megapixels. Back facing camera, 13 megapixels. Madaming megapixels yun. Ang RAM, 2GB. At ang ROM is 19 interpolation. Kung 16, ano ma- pare. 16! 16 interpolation. Kung ano man yung sabi ng interpolation. Alam ko lang, Interpol at constipation. Constipation. Uy, so, dual SIM pala yun, pare. Dual SIM, pare. Dual Nano plus Micro SD. Wow. Okay. Android 7.1. Octa-core pala siya, 8 cores. Pa-octa-octa ka pa. 8 cores. Ano yung MTK67? Hindi ko alam. Sunod na. Ang baterya niya is 3200 milliamperes. Wi-Fi. Yun lang nakalagay. Wi-Fi. So, yung sabihin, naka-Wi-Fi siya. Hindi ko alam kung may Bluetooth ba ito. Whatever. Basta Wi-Fi. Meron man siguro. Okay. Nakalagay. Super battery. Okay. Super battery. Paniwala tayo dyan. 4G. 5G. Okay. Anyway. Okay. Unboxan natin ito mga katetis. Okay. Okay. Simula na yan. Magic! Makita natin. Okay naman. Peel off mga ng dahan. Peel off natin. Bro, sobra. Ayan, makikita natin. Okay, yung styling niya. Para sa 1,300 pesos, meron siya dito. 120x. Zoom camera? 120x? Anak ng tipaklong. Kailan kayo nakakita ng cellphone na separately package po ang ating lithium battery? Pucha nang inalala. Sabi mo mga kanon, 3210 ata eh. 3210 dito. Meron pong kasamang, ano to? Screen protector na additional. Screen protector additional, di ba? May nakakabit na kasi. May nakakabit yan. Kagat-kagatin niya yan. Wala. Tempered glass yan. So, hindi po yan mababasag agad-agad. Ano? Ano to? Wow! Meron po siyang kasamang case. Matibay ito, di ba? Flexible. Ganyan ninyo. Di ba? Pasok nyo yung kamay nyo dito. Okay, diba? Next. Tapos, paperwork. Normal. Mas okay pa ito sa iPhone. Ito, may brick na kasama. Headset. Wow. May kasamang headset. 3.5 yung jack. Di ba? Nice. Tapos, ang charging ano niya, micro USB. Di ba? Okay. Napaka-retro talaga. Ngayon, gagawin natin sa, para matest natin, salpak natin yung baterya. Diba? Paano nga ito? Tito Kyle, ito. Ganyan. Meron may latch dito. Pull back nyo yan. Pull back nyo yan. Yan. Tapos, pipilitin nyo lang hanggang masira. Yan. Ready na. Ngayon, bubuksan na natin siya. Okay? Taki. Maglalag po yung animation natin. Okay? Nandyan sa screen. Okay. Habang nag-upgrade po siya ng Android, gusto lang namin magpasalamat kay Cafe Lezac. Maraming sa Cafe Lezac, nagpadala kayo sa amin ng coffee sa kanyang matcha. Thank you kay Zach. Si Zach ba may-ari? Si Boss Lito. Boss Lito. Thank you po sa pagpadala nyo ng mga kape namin habang nagre-review kami. Ayun, nag-start up na siya. So, off the bat, no? Okay naman yung pag-ano niya. Pag-scroll, hindi siya 120 hertz, pero pwede na yung pag-ano ng mga pag-slide, pag-swipe natin dyan. Screen quality wise, clear naman yung icons. Clear naman, clear. Meron siyang face unlock. In terms of the specs na minention mo kanina, medyo acceptable naman for the price. I mean, at 1,300, hindi mo naman may expect to perform as good as mga iPhone or other more expensive phones, but it gets the job done dapat, no? So, later, tingnan natin. Okay, camera. Selfie, tingnan natin kung sharp. Tinest rin namin yung iba niya pang features like yung microphone niya. Clear naman, medyo may onting pagka-muffled lang. Paano muffled?
Sa gimmicks, oy, okay, battery life. Kanina 70%, 3% na lang. That's ano ha, of the pagka-unboxing namin, nag-jump po siya ng 67%. No? Medyo so, red flag ata yun. Tapos na, maliligay ang araw niyo. What is the moment? Ang isa namin napansing problema, nung tinatry namin na tinatry on yung phone, nag-hack. Tapos pag nag-update, tumitigil bigla at nagka-crash. Wow! Tapos yung wifi, bitaw ng bitaw. Huwag kang bibitaw. Iba palang kanta mo. Awesome! Sa totoo lang, mga tito, dahil nga sa nakita nating ganun, technically, ano ang usability ba nito para sa atin? Di, madaming uses naman to. So, ang gagawin namin ngayon, ipapakita namin sa inyo ang other uses ng cellphone na to other than being a cellphone. So, ngayon, i-summarize na namin ang kung ilang 30 points ang mabibigay namin at kung masa-certify namin para sa inyo. Ang Tito points total namin para dito ay dahil hindi man lang namin nagamit, 0.75 out of 5 Tito po. Ako nga, 0 eh. 0 nga, 0 30 points eh. So Tito Renz, ano masasabi mo sa Taki phone na yan? Taki? Tai. Medyo harsh. Minsan lang nagsasalita yung katito namin at si Tito Renz, pero may impact po yan at yun na nga po. Pero yun, hindi namin ito ma-certify. Worst product po ito. So maraming salamat sa panonood nyo dito sa episode namin, no? So usually, nagpapamigay tayo ng product at the end of the video. Pero hindi namin kayang ipamigay ito sa inyo kasi hindi namin gustong ibabahagi sa inyo ang blessing na to, which is this useless cellphone. So, thank you na lang at don't forget to like, comment, and subscribe sa aming channel. And please follow us on Instagram. Nandun na kami, TechTitosPH. Follow us there also. You can interact with us there. If you have questions or whatever, you can send us a message. Yun, thank you mga katitos!